pag pumibisita kasi sa amin, we make it a point na tinuturuan namin yung mga visitors namin about natural farming. Ang survival rate namin doon nasa 85 to 90% po. Wow! So, nakakatuwa naman yan. Good news nga. So, dalawang maipapayo natin sa ating mga taga-subaybay. Tubig na mainit, lagyan ko noong ng produkto mo, wala yung kalamansi, walang lemon. Anong lasa? Kasi nagko-conduct pala sila ng seminar sa mga gustong magpasok dun sa mga hatchery ng hito. Ano ba itong biochar na to? Pwede ba natin pag-usapan? Ano po ang biochar? Ang istasyon na ito ay tinatawag na Regional Mariculture Technology Demonstration ng BIFAR Region 1. Ito ang isa sa pinakamalaking production facility ng BIFAR. Ma'am, ay ito yung mga color green tayo na nasa test tube. Oh, yung pinagmulan nito is yung doon kanina. So, dumadami. So, practically, malalaman natin na dumadami sila kasi tumitingkad ang kulay. Tumitingkad ang kulay nila. Katulad po yun nandun, green na green na. Yes, oo. So, mapapansin din natin na doon wala siyang hangin. Opo. No? Kasi very minimal lang yung volume. So, dito ngayon, nagsisimula na tayo na mag-introduce ng hangin. Opo. So, ganun pa rin. So, mga balloon sticks lang, no? Plastic tubing, hindi yung glass tubing na usual na ginagamit. PVC. PVC. Tapos, pinapakita natin na as long as na ma-serve yung ating pangangailangan, no? Kahit anong materialis yan, basta na-serve niya. Ilan days naman dito? Dito, sir, 4 days ang production cycle natin. So, 1 day old ito, mga cultures. Parang mas... Opo, iba-iba yung kulay. Uh-oh. Eh. Kasi ibang klase din siya ng algae. Opo. Ito yung nasa baba lang. Yan talaga yung behavior niya. May mga slow growing kasi at fast growing. Mas matingkad po yung kulay, sabihin, mas matagal o... Mas marami ang laman. Mas marami lang. Uh-oh. Napoproduce niya. Mas marami ang algal cells na napapaloob. Kasi ang pigments, siya yung nagdidikta ng color ng halaman. So halaman sila pero wala silang mga stems, wala silang roots, wala silang dahon. But they are plants because they do photosynthesis. Ma'am, dito sa oxygen nyo, kinokontrol nyo din yan? Yes, kinokontrol. Ang control nyo, nasaan? Dito. Eto, control to. Ah, yeah. Tapos may hangin tayo dyan. Tapos, sinasala din natin ang hangin. Oo. Kasi ang sources ng contamination, marami. Pwedeng sa hangin, pwedeng sa culture vessel mo, kung hindi maayos ang paglinis. Pwedeng dito, no? Sa mga tubings. Pwedeng sa kamay, pwedeng sa starter. Kaya bago tayo mag-move to this scale ng production, ini-screen muna natin kung maayos ba. No? Kaya doon, hindi mo kung mapapansin po natin, wala tayong aeration doon. Kailangan secured na secured yung starters. Opo. Nag-uulit kayo ng mga, ano? Yes. Nag-uulit talaga every time. So, naka-sterilize, kumbaga. Lahat ng gamit dito, sterilized. So, eto, mga stock solutions na siya, pero doon siya nang gagaling sa mga reagents na yan. No? So, depende din kung anong culture medium ang gagamitin. Parang nitrate siya ba? Yes, sir. Nitrate siya ba? May mga vitamins pa. Yeah, may lahat ng macro at micronutrients kailangan i-provide natin sa kanila. Ma'am, ito, pala. Ma'am, ito, ready for shipment to Davao. Ah, okay. Ito na siya. Ito na yung pinaka-final. Pero kailangan maraming pa. Opo, sir. Lalagyan siya ng ice mamaya. Tapos, lalagyan siya ng bubble wrap.
para makarating ng maayos doon sa Davao. Kasi sila naman, shrimp hatchery naman ang inaano nila, pinapadami nila doon. Mm-hmm. So dito sila kumukuha. Ganito lang kadami, but then pagdating doon sa kanila, mas produce nila. So tuli-tuli nada yan. So ito pagdating doon sa ordinary temperature o sa isolation? Malamig na rin. Ano sir, i-condition muna nila para hindi mabigla kasi galing siya sa biyahe. So, conditioning muna bago nila ilagay sa kanilang mga culture room. So, may minimaintain yung ano natin, yung client natin. May minimaintain din silang laboratory pero wala silang kagaya niyan sa atin na baseline talaga. So, ito yung mga produce na para gagamitin starters, ito yung pre-provide natin sa kanila. So, this is all free of charge. Lahat. Ang shipping sila ang bayad. Sila, iyon ang issue shoulder nila. Pero yung mga ito, assistance yan ng gobyerno sa kanila para ma-boost yung industry. Opo. Plus yung technical aspect din na tuturuan mo sila paano mag-culture o kung may mga problema sila, troubleshooting ang ginagawa. Ganun po ang papel ng lab na ito. Oh. Ito po ay para sa hipon. Ma'am, galing dito, di ba, 4 days dito. But ilang araw bago umabot sa ganito? 4 days din. Ah, 4 days lang. Mm. Ang sistema nyo ay? Ang sistema na every 4 days, sabay-sabayan sila na lalabas. So kung magpapalabas ka ng culture dito, ito, pupunta siya doon. Hada 4 na araw. Mm. Tapos yung mga cultures doon, pupunta sa labas. Mm. Yung mga cultures sa labas, sa malalaking tangke, after 4 days, ibibigay siya sa rotifer tanks or sa rotifer production area. Mm-hmm. Tapos, yung rotifer naman, harvesting niya, ipapakain sa mga larvae. Kaya, synchronized dapat. Opo, literally. Pero dahil ano din kami, service facility, may operation o wala, tuloy-tuloy ito kasi maraming kliyente na nangangailangan. So, kung dito sa hatchery, naka-program din kung kailan sila nangangailangan ng algae. So, say for example, 2 weeks before the breeding, no, ng si ganid or ng si cucumber, sasabihin na nila dito sa team, magpapaanak kami sa ganitong araw. So, maghahanda na yan sila Joan. So, si Joan at saka si Sheila, sila yung nag-facilitate. Bali, dalawa lang yung tao mo dito sa laboratory? Dito sa loob. Multitasking kami dito, ma'am. Opo. Monitoring. Monitoring, hugas ng mga carbon, hugas ng dextrose, hugas ng mga ito, lahat-lahat. Sterilize, magpakulo ng tubig. At saka dito pala, nakalimutan kong banggitin, sa scale na ito, ang ginagamit natin is boiled seawater. Boiled seawater. Yeah, boiled seawater plus yung analytical grade reagents para dito. Pero sa economics, kailangan pagdating sa big volume, medyo ano na tayo dyan. So technical grade fertilizer na ginagamit natin. Pag sa labas na, commercial grade. Commercial. So doon na papasok yung mga urea mo, mga NPK na sinasabi. Tapos yung tubig din, pagdating sa mga semi-large scale culture at saka large scale culture, ang ginagamit natin is UV-treated water. So dito ang mga pinakamaselan, higit lalo na yung doon kasi iyon yung seed bank natin. Oh, doon magsisimula eh. Mm-hmm. Pag nawala na yun, wala na dito. Tuloy-tuloy na po. Okay po. Saan po tayo susunod, ma'am? Diyan. Gusto ko pong ipakilala sa inyo si Sheila at saka si Joanne. Si Sheila, siya yung in charge sa area na ito. So this is the semi-large scale culture. At saka si Joanne naman, siya yung in charge doon sa baseline natin, which is the seed stock cultures at saka sa primary cultures. So sila ang lahat na namamahala ng pagpapatakbo ng lab na ito. So himay na po nila, pati pag-asikaso ng mga request ng mga kliyente, shipment ng starters kagaya ngayon sa nabanggit natin, sila yun ang magpa-process lahat po.
So mga paghuhugas ng mga carboys, test tubes, mga glasswares, lahat sila. Gano'ng katagal na po kayo dito, ma'am? 10 years. 10 years na. Ikaw, ma'am? 9 years. Mukha kayong high school. 10 years, ha? 9 years. Tapos lahat po kayo na po nagmamanage. So from kanina hanggang dito, ilan days naman dito? 4 days din po. 4 days din. Ito, ma'am, ano na to? Nasa ilalim na lahat, no? Ganyan po talaga siya, ma'am. Para yan sa abalon at saka sa sea cucumber. Ibang species po siya. So ito, kaya nasa baba kasi sa baba yung abalon at saka... Opo, sir. So saka yung sea cucumber. Yes po, sir. Yung mga uri ng mga inaalagaan natin na may ganung behavior, kailangan angkop din ang ibibigay nating pagkain sa kanila. Dito mo mas maano na, mas malakas na yung oxygen natin. Kailangan po na ma-suspend yung mga algal cells natin sa water column. Kaya meron tayong ganun. So in this area, ang ginagamit natin ditong tubig is UV-treated water. Tapos meron tayong technical grade fertilizer na nilalagay. Kasi titingnan din natin yung economics ng ating production, lalong-lalo na sa mga private hatcheries o sa mga kliyente natin na talagang particular sila sa kita. Mm-mm. So yun yung mandato din natin na kailangan i-present sa kanila na merong ganitong options. So sa iba, mga glasswares din ang ginagamit. Pero dito sa atin, kung mapansin ninyo, plastic carboys. Tapos makikita din siya na ginagamit ng iba sa ibang ano din sector. Like yung makikita natin sa mga sidewalk na may mga palamigan, di ba? Ito yung ginagamit. So, multi-purpose. Wala naman pong epekto na kahit plastic ang gamitin natin sa tubig. Wala naman siyang epekto kasi ang pinaka-tinitingnan po natin dito is yung light penetration. Yun yung pakay kung bakit kailangan transparent siya para makapenetrate yung ilaw sa loob. More on nitrogen ba yun na rin? Yes po, sir. So kailangan yung macro and micronutrients nandito sa inputs natin para dumami. Ma'am, napansin ko lang, iba-iba yung flow ng oxygen. Merong malakas, merong mahina. Oo. Ayan, minsan ang hindi natin talaga ma-control, pero as much as possible, kailangan i-re-regulate natin. So, yung iba, may individual silang, may individual na control valve, kagaya nitong ginagawa natin. So, may mga areas na parang hindi na kaya niyang ibuga. So, may mga computation din. Maraming mga estudyante pumupunta dito. Mm-mm. So, hindi basta-basta nagpapapasok. So, andyan lang sila, nakatingin lang sila. Dyan lang sila sa hallway. Opo. Para lalo namin maunawaan ni Casendo kung ano ang microalgae, sinilip namin sa microscope ang spirulina at chlorella. Yung tinetesting natin na yan, ilang days na yan? This is 1 day old pa lang, ma'am. Kasi kahapon lang ito na i-culture. Tapos, ang karakteristik ng chlorella, pag tinignan natin sa microscope, anong ang itsura niya? Bilog siya, tapos may kulay na berde. Hindi siya masyadong active na gumagala. Sir. Lang siya, kung ano lang yung current ng tubig, parang palutang-lutang lang siya. Pero meron talagang mga species din na gumagalaw. Kasi meron silang flagella, parang galamay. So, ang locomotion nila parang mga zooplankton na rin, pero algae sila. So, kung may mga species tayo na merong ganyan, expect natin talagang lumalangoy. Ma'am, saan yung school yung nakikita yung cholera? Sa lahat ng water bodies, mapa-fresh water, mapa-marine water. So, i-isolate lang natin. So, yung mga nakikita natin minsan sa daan na tubig na kulay berde, posible chlorella ang naandun. So, ma'am, ang nakikita mo dyan is spirulina. So, health food siya, no? Pero dito, for aquaculture, ginagamit natin siya as one of the inducing agent for spawning
sea cucumber. Mm. Ganon din sa setling. So may mga mataas yung antioxidant property ng spirulina. Kaya ginagamit din siya ng popular siya sa ano sa mga tao na ano tawag dito, very health conscious. So umiinom sila ng spirulina capsule or spirulina powder. Ano po to, halaman? Galing sa halaman? Halaman din siya. Oh. So blue-green ang color niya. And then spiral. Parang may mga aha sa loob. Tingnan mo, sir. Parang hair siya, no? Spiral, sir. Oh. Parang ahas kasi ang dami niyang wave. Mm. Pero hindi siya gumagalong, hindi siya active. Oh. Hindi siya active. So ilan ano? Dapat ilan ba ang content ng isang container? Meron yung binadala. Dapat ilan galong? Marami? Yun nga sir ang sinasabi natin na may minimum volume which is 10% ng culture. At least you have 1 million cells per ml as the starting density for the culture. Eh yun nabanggit mo kayo no, 250 ml na ano no, plastic bottle nasa 22 million per ml ang count. And ma'am, after po dito, ito yung una no, unang-unang ginagawa bago ipasok sa isolation. Ito ang ginawa natin ngayon kung nagaganito na tayo na pure culture na, this is part of the quality control. Quality control. Pero kung sa isolation procedure tayo, yun ang sample coming from the wild. So i-screen muna natin. Dito din tinetest. Dito din. Oo. May plates ba tayong available? Yung agar plates? Oo. Okay. Okay po. Tapos ma'am, after dito saan na po tayo? Dito kung iyon ang titingnan natin from there, papalabas na natin ang culture. Uh-huh. Pero dito, more sa ano ito, yung working area, kasi nandito yung world water na kastak, tapos nandito yung mga reagents, tapos microscope. Kailangan natin i-bold para ma-sterilize natin, ma-ensure natin na free from contaminants yung ating tubig before natin siya gamitin. Kasi kung gagamitin natin ang tubig na hindi na treat, posibleng magkaroon tayo ng other organisms na tutubo dyan. Lalo-lalo na nag-i-introduce tayo ng mga fertilizers. So, pero to ensure... Pero binoil ko yan, yung salinity niya, hindi tataas. Hindi naman sir, kasi we are maintaining dito is 25 ppt. Hmm. Oo. Ang pag-boil naman natin, from the point na kumulo na siya, mga 15 minutes lang. Hmm. 15 minutes and then papatay na siya. So, to ensure. Hindi na sir. To ensure na talagang free from other foreign organisms. 15 minutes. 15 minutes na kumukulo. Ito pala, may stock kami na ano, nakatago sa ref. Pero pure culture na to siya. Kung may isolate tayo, di ba, with agar to siya. So, may pattern tayong sinusunod sa microbiology. Para pagdating ng panahon na makita natin yung growth ng ating isolates, makapagkuha tayo ng mga colonies na malayo sa iba. At ma-facilitate natin na talagang yung colony na yun ay puro. Kasi under the microscope, lalo-lalo na kung maliit na organismo, may eye-hand coordination. So, gamit yung kamay. Halimbawa, ito, kung mag-micropipette ka, nakasilip ka dyan yung sample mo dito, hahanapin mo siya dyan. So, tedious process talaga yung isolation. So, ito pure na siya. So, dito sir, ma'am, meron tayong sinasabing kailangan may backup kasi kung magka-problema at immediate yung pangangailangan, kailangan may mahugot ka. So, meron tayong ref. So, nakalagay ito sa ref. Kung i-transport naman natin, mas mabilis. At saka yung lifespan nito, mas mahaba kumpara sa cultures na nakalagay sa water. Sa water, opo. So, ayun siya. Ma'am, mayroong nakalagay din sa likod na ID. Ay, siyempre, kailangan alam natin kung ano ang meron dito at kung kailan siya ginawa. Ito ay
Ito ay tetracelmes. So green algae din siya. Tapos ginawa siya ni Joano September 23, 2021. Gano ang tinabagal lalo na kung naka-ref? Ay, taon ma'am. Oh. Taon. At saka sinisilyo natin ito. We have a specialized... even the container, parang is, ano din yan, kakaiba. Ito yung ano, petri dish na tinatawag natin. So pwede nating tingnan yung storage room natin kung saan yung mga malinis na na mga glasswares na andon, ready for use kasama yung mga containers na may culture media. And then yung ref kung saan naka-store yung mga ito, plus yung reagents. Kasi ito, itong mga reagents natin, ipiprepare pa natin yan. So we have the stock solution. Yeah, powdered form. Saka nakalagay siya kung ano yung mga paggagamitan. Mm-mm. Kaya pala may ref dito. Yes, ma'am. At saka may lutuan tayo sa tagiliran, sa likod ng wall na yan. May maliit tayong initan ng tubig. No. Tapos dyan din tayo nag-sterilize. Hopefully by second week of December, darating yung ating mga equipment. Yung ating air purifier cabinet, yung ating microscope equipped with camera. Wow. At saka iba pa mga aparatos kasi ang dami ng mga estudyante na pumupunta dito for learning. Opo, mamang DOST, ka-team up ba ng BFAR? Partner agency din natin ang DOST. Sa mga equipments? Ano ma'am, kasi dito sa atin, talagang meron tayong budget preparations at saka kung ano yung mga kailangan. We are preparing 1 year ahead of time. Halimbawa, for next year, na-prepare na siya namin ng last year pa. So, yung pag-uusapan namin ngayong taon na ito, at the year end, yung 2022 budget na. Ganon siya in advance para ma-aprubahan. So, minsan, malaki yung budget. Minsan, kukonti, but we have to work with it. So, masaya na, halimbawa, may proposal ka for the equipment, lalo na ito kasi, kailangan talaga, at ma-improve din si sa dami ng pangangailangan na mabigyan kami ng pondo. Like, yung budget na binigay sa amin for the equipment, yung mga proposal na yun, 2017 pa. So, suntok sa buwan, kumbaga, nasa wishlist na ibigay ngayon. And we are excited to see the deliveries in the second week of December. Dito naman, dahil hindi natin masasabi minsan, may mga problema po tayo. We need immediate na replacement sa mga starters, lalong-lalo na kung malaki ang volume na pangangailangan. Kailangan natin i-replenish yung mga namatay na stocks or nag-collapse na stocks. So, meron tayong reserves ng mga starters dito. Nalagay siya. And then, yung iba pa nating mga reagents na masyadong sensitive, sa light, for example, so, nilalagay po siya natin dito. So, nakatago yan. Tapos, yung mga cultures natin na iba, kagaya nito, or kagaya nito, mga concentrated samples nilalagay. Ito sir, yung pag-ano na siya, yung concentrated na. Kaano katagal yan? Taon din sir, yung taon ito, taon. Taon? Oo. So, nire-recycle lang natin. Ang usually cost ng death ng mga ano natin, algae natin? Age, tapos yung contaminations. So, kailangan talaga meron tayong backup. Yan yung talaga ating backup. Tapos may mga... piniprepare din tayo for transport, no? Dito, mga ice or mga samples na dapat na naka-preserve. So, dito natin nilalagay. So, yung mga iba pa nating mga gamit dito nakalagay. But this one, kagaya nito, yung mga prepared na reagents, no? Na-sterilize na to siya, ready for use na. So, nakalagay kung para siya sa ano, na algae, sa brown. Halimbawa ito, sa labecula, ampura. Donaliella, kasi iba-iba yung mga reagents. So, meron din tayong mga ganito na naka-preserve o naka-prepare pala. So, kung titingnan natin yung mga bagay na simple lang pero malaki ang impact kapag nagkakamali ka, lalo na sa contamination. So, itong mga gamit na ito, para lang siya specifically sa diatom. So, ito, balloon stick lang, ordinaryo, na bibili sa palengke.
So, malinis na ang mga ito. Kaya, nakalagay na siya dyan. Opo. Ma'am, iba-iba kasi yung klase nung bote nyo. Mm-hmm. Pag green, tapos may brown. Bakit? Ba't magkakaiba pa? Magkakaiba sila kasi iba yung culture media for the brown. So, yung sa brown yung bumababa? Green. Oo, may bumababa, may meron din namang naka ano lang sa tubig, naka float lang siya. No, pero basically ang ano niya is yung culture reagents. Ito ang pinakamaraming green. Oo, pinakamarami ang green kasi yun yung bulk ng pangangailangan natin dito sa hatchery. Secondary siya na food kasi sa rotifer. Prime food pala sa rotifer. So, sequence yan. From the microalgae or the phytoplankton going to zooplankton. Mm-hmm. Tapos, ang zooplankton, ipapakain siya sa isda. Sa isda. So, kung wala ito, walang zooplankton. So, ito yung mga plates na sinasabi ko. Naka-prepare na rin siya. Sterile na rin. Meron tayong naka-indicate talaga kung ano ang nilalaman kasi pag na-sterilize na siya at hindi mo alam halimbawa kung ano ang nandito sa loob, waste lang ng time at saka ng resources kasi hindi na pag nabuksan mo edi expose na siya sa ibang bagay. So kaya kailangan na ganyan siya. Plus yung markings. Kailangan dito ka magbubukas. Nakaano siya dyan. Tapos ito ang nilalaman. Matrabaho naman. Matrabaho pag sa lab talaga. Matrabaho. So, since na na-approve naman ang request natin for autoclave sterilizer, ito, ililipat na natin doon sa extension. Nagbago na siyang pwesto. Mm-hmm. So, hindi na tayo gagamit nito, kundi yung high-tech na. Mm-hmm. Ito yung mga traditional na mga gamit na pwedeng gamitin ng mga farmers natin. So, pinapakita natin ang mga teknolohiya na pwede naman basta o ang ating minimiti ay marating natin o yung objective natin. Kaldero lang yung gamit natin dito. Kaserola. Ay, kaserola pa rin. Okay, iba pa rin. Ganun. Kaserola. Tapos, yan, maliit na hugasan. Tapos, na ito, dyan binababad yung mga glass tubings. Opo. Tapos plastic tubings bago siya gamitin. So, pag nababad na siya dyan, aanlawan, tapos bubuhusan pa siya ng boiled water, tapos ibibilad pa siya sa araw. Ang daming pinagdadaanan. Nakita nga po natin ang kahalagahan ng mga microalgae para po sa ating mga larvae. Kaya nga po pinag-iinom po at lalo pa pong pinapabuti ng ating mga taga-BFAR ang kanilang research para dito. Abangan niyo po ang aming mga episode. Ito po ang Agree Ako Dyan. Uy, tayo na mga kababayan. Agree, agree, agree ako dyan.